vamos a cocinar ken-ken. Kangkong! Kangkong ken-ken! Pagluto mo tayo ng crispy kangkong, mga amigo. Kumain po tayo ng napaka-crispy na kangkong. Excited ako ngayong araw, mga amigo. Kumusta po kayo, mga kababayan ko? Kumusta po ang bawat isa? Excited po ako ngayong araw. Alam niyo po kung bakit. So, bukod sa hinihingal-hingal ako. Hola! Hola! Hola, guapa! Hola! Vamos a cocinar! Ngayong araw po, magluluto tayo. Napaka-espesyal na pagkain po ang ating iluluto. Grabe. Magluluto po tayo ng for the first time po sa history ng Equatorial Guinea. Tayo po ay magluluto kasama ang aking mama. ¿Cómo está? Bien. Bien. Mucho trabajo. Mucho. Mucho. Pero... Pero yo he terminado. Falta poco. Contenta. Sí. Ngayong araw po ay magluluto tayo. Ahora vamos a cocinar. Esto especial de comida. Uh-huh. Se llama crispy kangkong. Crispy. Pero tú sabes crispy, ¿no? Crispy. Crispy como prito. Como así. Prito. Vamos a cocinar, ha? Sí. Bago po tayo magluto, ayan si Ate Rosa, may ginagawa po. Inilalagay po ang mantikang sangkaterba dito. At painitin na po natin yung ating kawali at saka mantika. Buenos tardes! Buenas tardes, guapa! Buenas tardes! Guapa ni Ate Rosa, di ba? Buhay ko si Ate Rosa. Ayan po. Buenas tardes, guapa! Hey, guapa. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Dónde Lola Teresa? Ella viene. Ella viene. Sí. Papunta na si Ate Rosa. Ay, sí, Lola Teresa. ¿Tú sabes esto? Hojas. Esto, hojas, se llama kangkong. Esto, una comida, esto, una verduras mi país, ¿no? Kangkong. Ken. ¿Cómo kangkong? Kangkong. Kangkong ken ken. Vamos a cocinar ken ken. Kangkong. Kangkong ken ken. Pagluto mo tayo ng crispy kangkong, mga amigo. Esto kangkong, esto mucho vitamina, no? Mm-hmm. Pero sa esto pwede adobo también. Mm-hmm. Pwede adobo, pwede poner de pepesu. Sí. Esto mi país, esto ponerla pepe soup. Mm-hmm. Pepe soup. Para tiene verduras. Hojas de patatas dulce, mamá, ¿no? Sí. También para pepe soup. Mm-hmm. Ajá. No. Ajá. Sí. So, ayan po mga amigo. Alam niyo po, may kwento yung kangkong na yan. Usually, ang mga Giniano ay hindi po kumakain ng kangkong dahil hindi po nila alam ang ganitong klaseng pagkain na maraming gulay, marami silang hindi alam. Talbos nga ng kamote, hindi nila alam na napaka sustansya eh. Tapos yung kangkong pa. Kaya po yung kangkong na to ay bigay po ni, pinabili ko kay paring Alvin doon sa kay Kila Ursula. Kasama po namin sa trabaho na isang lokal. And then sa may bahayan po nila ay merong kangkong na tanim. And then ang taba-taba pa ng kangkong. Tapos ang sabing ganun ay meron daw Chinese kasi na boss sila dati, yung kapatid yata o kamag-anak nila Ursula o basta yung tao doon kila Ate Ursula. And then nung dinala mula Malabo tapos tinanim dito.
So ayun po, kaya pag kailangan ko ng kangkong ay bibili na lang tayo kila Ate Ursula dahil napakataba ng mga kangkong doon sa kanilang bahay. Ayan po mga amigo, ito po yung ating napakatatabang kangkong. So pinalinis ko na po sa kanila. Pinalinis ko na po sa kanila 'yan. Tapos meron po tayo importanteng ingredients po, meron dapat cornstarch. Tapos meron harina, asin, and then kaldo. So kahit pwede rin paminta kung gusto niyo po. Kung lagyan. Pero kami ay tiene pimienta negra. Si ay tiene pimienta negra aquí. So ayan, kuha po tayo ng pamintang durog. Ayan. And then, para po magdikit-dikit yung ating... Arin, asin. Asin. Pone arena para kwando... Yan, ebola. Sige, asin, bien. Asin, lagay po natin ng arena para po yung... Pag nilagay po natin sa ating pinaka-butter, ay dumikit po yung pinaka... Dumikit po. Ayan. Asin. Asin. No, bien. No, bien daw, sabi ni Rosa. Dahil daw buo-buo yung aming harina. Okay lang yan. Importante malagyan lang ng harina yung mga dahon. Dahil kasi pagka inilagyan natin ito sa butter, didikit. Pag hindi po ay, nako, hindi po maganda ang ating kakalabasan ng crispy kangkong kapag walang harina na nilagay sa dahon. Ayan po, inaayos na po ni Ate Rosa at nilagyan namin ng harina yung pinakakangkong, pinakadahon ng kangkong. Para po madali nating madaling kumapit mamaya yung dahon sa pinaka-butter natin o sa pinaka-mixture natin mamaya. Ganyan po mga amigo. So harina lang po ang ilagay natin. Tapos eto po yung ating cornstarch. Kailangan po may cornstarch para ano po siya, malutong talaga, maging crispy. And then, ito, kunyari isang basong ginamit yung cornstarch, kalahating baso naman yung gagamitin nyo sa harina. So, imimix nyo po siya. Ganyan po, mga amigo. So, ayan po, ang mixture niyan ay isang basong cornstarch at kalahating basong harina. Tapos, lagyan natin ng isang itlog. Después, ayan, maglagay po tayo ng isang itlog and then sal. Después sal. Pone poco sal, Lola Teresa. Así, poco sal. Poco, ya. Ya está. Poco, después caldo. Ajá. Después caldo. Después caldo. Kahit ano pong seasoning, pwede. Ayan. Kung meron po kayong magic, edi magicin po natin. Maglagay tayo ng magic sarap. Magluluto lang ha, di ba? Meron pang pasayaw. Kung kutsara. E después, pimienta. Pimienta. Así. Yan. And then, ayan mga kababayan ko, lagyan po natin ng tubig. Unti-unti po ang paglagay ng tubig ha. Baka po masobrahan. Pag nilagyan natin ng maraming tubig agad. Ayan. Haluin po nating mabuti. Haluin natin ng maigi. Ayan po. Lagyan natin ng tubig. Diba? Napaka-simple lang po. So, ayan po mga amigo. Kailangan po talaga ay halong-halo. Halong-halo po yung ating mixture. Pak. Ewan ko sa'yo. Tayo ay mag-frito. Keng-keng! Crispy keng-keng! Crispy keng-keng! No, kangkong. Mag-frito po tayo mga amigo ng crispy kangkong. Ay, ng crispy kangkong. Ng kangkong. Asi, Ate Rosa. Así, así, ¿no? Después, poner. Ayan po mga amigo, ganyan po siya. Mucho aceite. Ajá, sí, mucho aceite. Oh, diba, napaka simple lang po ng crispy kangkong. Ngayon po, crispy na siya, itsura pa lang, diba? Oh.
Esta primera vez tú has visto esa clase comida, ¿no? Sí. Mm-hmm. La verdad. First time po nila makakakain at nakakita ng ganitong klaseng pagkain. O, tingnan niyo po. Crispy, crispy. O, di ba? Ate Rosa. Wow! Mm. Di ba? Di ba? So, ayan mga amigo. Importante po ay merong cornstarch para po siya ay maging crispy. Pag hindi po ay, nako, hindi po maganda kakalabasan. O, di ba? Ganyan po mga amigo. The best, ang crispy kangkong ng mga Pilipino. Asi. Napakabilis lang pong lutuin. And then nga pala, yung apoy natin malakas. Ayan, malakas yung apoy. So ayan mga amigo, napakaganda po ng pagkakaluto, di ba? Pagka idinikit niyo po yung tinidor, crispy na po siya agad. Bagong sahod sila, kaya po sila masaya. Bagong sahod eh. Kaya masaya sila Charosa. Ayan po ang ating crispy kangkong. Talaga namang may pagmamalaki ng mga Pilipino ang ganitong klaseng pagkain. So ayan po mga amigo, kumain po tayo ng napaka-crispy na kangkong. At syempre napakasarap po nito kapag meron pong mayonesa at banana ketchup. O diba? UFC. Galing pang Pilipinas. Comer. Comida Pilipina. Aura, comida africana. Esa comida esa. A comer, comida Filipina. A comer, comida africana. Crispy. Crispy. King Canyon. Kangkong. Kangkong. En lo alto, en lo alto. Mi Dios es bueno, yo le alabaré. Amen. Mira, cuando tú comer esto, esto sabor como pollo. Sabor de pollo. Sabi ko lasang manok. Manok. Manok prito. Tingnan po natin mga amigo ang masasabi nila sa kangkong. O Mami Kuana, habla la verdad. O, kay sabor? Kangkong. Kangkong. Ano ka ko lasa? Sabi namin kuana, kangkong. kangkong. O Mami Kuana. Si. Mm. Está bien, verdura. Verdura está bien para cuerpo. Sí. Mm. Kinain naman nila. Kumain na kuno pescado. Angela. ¿Cómo va esta comida? Es la primera vez que lo como, pero está bien como está un poco tostado. Ah, tostado. ¿Cómo es este? Crispy. Pues ya tostado está bien. Ah, cuando tostado está bien. Sí. Mm-hmm. Y a Lola Teresa. Okay naman, kay Lola Teresa.
Siyempre, kahit rosa, okay lang din yan. Tiene sabor de langosta. Ah, sabor de langosta? O, lasang... Langosta frito. Oh, para daw, ano, hipon. Sabi ni Ate Rosa, lasang hipon daw po na pinirito. Kain po tayo mga amigo. Huevo parece a langosta. Malutong! Pangkong. So, ganun na lang po at natapos na naman po ang ating video. Napaganon-ganon na lamang. Pero ang saya po na makita sila na hindi ko na videohan, kumuha po sila ng kanin at nasarapan po sila sa crispy kangkong. Kaya naman po ay maraming salamat sa mga Pilipino na nakaka-invento talaga ng mga pagkain ito na dati eh, syempre tayo hindi rin natin alam ito. Kaya naman po, masasabi ko na talagang matatalino ang Pilipino dahil pagdating po sa pagkain ay nakaka-invento tayo ng ganitong klase, iba't ibang klaseng putahe. Na dito ay iilang putahe lamang ang meron sila. Pambota, kakawete, okra soup, jumbo, ayun, mga ganun-ganun po. Siguro piling-pili lang po yung mga pagkain ng mga Afrikano dito sa Equatorial Guinea. Kaya naman ngayon, nandito tayo ay ang dami natin na-share sa kanila at nagiging negosyo nila ito. Tulad ng kay Ate Rosa, nakapagluluto na siya ng banana bread, ayan, banana cake. Tapos sila Ate Sandra naggagawa ng ice candy at marami pa pong iba. So meron po tayong mga naturoan dito na gumawa ng ice candy para po ibenta nila. So thank you po sa patuloy niyong pagsuporta sa atin dahil po sa panonood ninyo ay marami ang marami silang dahil sa panonood niyo po ay nakapag-share po tayo ng blessing sa bansang ito, sa mga taong ito. Maraming salamat po at kita-kita tayo bukas. Adios, hasta mañana. Hasta. Ciao. Esto se llama King Kong Filipino. King Kong. Ano King Kong? Kangkong. King Kong daw. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.